Very promising Christian Bobless, first time ko siya ma-meet. First movie mo ba ito sa Star? Actually, hindi. Pangalawa. The first was? Finally found someone. Okay. What are you playing in the movie? Ako po dito si David Chow. Sa po akong guy from the past of mine. Oh. Na magkakaroon ng... Ayun. Ang ganda lang muna. Oo, important sa kanya. Okay, ang ganda lang po muna. Kamusta mo yung pagkakaupo mong ganyan, Chika? Parang nakikin, parang makakatuhod-tuhod mo sa question dyan. Okay, we are now ready to entertain questions. I understand si Mami Jo came here first, so would you like to shoot the first set of questions, Mami Jo Bonsol, please? Siguro can po. Can we use the mic for, kasi we are on a live streaming, so worldwide they can hear your beautiful voice. Okay, thank you very much. Mami Jo po, jobonsol.net. Oo, mayroong patanong din sa akin si ano, si Bix, pero unahin ko muna yung tanong ko. For direct, kasi na-curious naman ako, paano ba ikakasal ang taong buhay sa patay? I-schedule kita. Tama yun. Mami Jo, wala ka ng black one? The first black one? Nandun ako. Okay. Hindi ba yun, siyempre, di ba tayo may vows tayo? Ay, wala na. Wala na. Wala silang vows. Sabi ko ano muna, it's more of a contract. Pero wala namang papel-papel. Except na, you take the full responsibility of the wife of a dead person. So ang parang obligasyones lang, more obligasyones yun yung kung sa atin pa, mga pagdalasal mo, sa kanila may mga offer, parang meron silang daily routine na naglalagay ng insenso sa umaga, pagdating ng mga importanteng araw, maglalagay ng mga siyokaw, mga prutas, di ba mahilig sila mag-gives ng mga food. Tapos, ayan, sunog-sunog ng something, pera-pera, ganyan. Tapos, especially during his birthday, sa Pasko nila, sa, ano, alam mo, marami naman silang celebration, yung August Moon, mga, ano may, New Year, di ba may Spring Festival. Sila nga yung maraming ganyan na actually. Kailangan mag-honor ka lagi sa kanila. Parang you will play the wife. At hindi mo makakalimutan na sa bahay mo yung picture nila. Tapos bumibisita mo yung in-laws mo. Marami rin palang task and duties ang maging ghost bride. Marami. So may ritual po on the maraming the may ritual to be the missus. Pero actually ano din yun, may benefits yun eh. Kasi parang alam naman nilang hindi common yung arrangement na yun. So they are paid rather well. Binabayaran yung girl. Di ba sabi nga ni Kim, meron siyang parang tia o lola na don't have to be married to a dead person. Ang ending, kapag patayin siya ng building. Parang gano'n, no? Lucrative. For the actors naman po, ano po yung mga familiar na Chinese costumes that you also were introduced because of the movie? Growing up, Christian, are you Chinese? No? Wala. So growing up, alam mo namang influence sa Chinese sa atin, halos andyan na rin talaga. Growing up, ano yung mga nakasanaan na kagawian yung Chinese practices, Asian, nakagalit, kaugalian, na sinusunod mo hanggang ngayon, Christian? Hindi ko na siya sinusunod ngayon, pero before, may mga paniniwala kaming family na, ayun nga, yung mga feng shui, paniniwala sa ganyan si mami, ayun. Eh, okay. Ngayon kasi, hindi na, kasi nag-convert kami ng religion, so... So, Christian ka na? Christian na talaga. Christian Bobless. Okay. Katoliko. Oh, pero may mga ayun, kaugaliang Chinese na pina-practice natin dito. Kahit na ngayon hindi na namin ginagawa. Pero na-experience mo rin na. Oh. Alright. Thank you, Christian. Mati, from someone na rich in Cebu, do you practice? Oh. Grabe naman. Hindi, yung feng shui, yung mga feng shui, mga ganyan, no? At yung mga ghost mat, mga ganyan. Mga okay. At saka yung mga charms, Cebu is very Chinese. Yes, may mamahas a little Chinese blood. Malakas, alam mo, influence ng Chinese sa Cebu. Yeah. Na nakita mo, growing up, Mati, na your family practices, practice
Chinese culture. Yeah, and my mom especially. She's the feng shui. Okay. Victor, growing up. Actually, kami wala, honestly. Lately ko lang na nalaman yung mga definition terms na ghost bride. Tapos di talaga ako naniniwala sa mga ghost month. But actually lately naranasan ko yung ghost month. Totoo pala, may ghost month ka. Paano? Could you share? walang racket? Charot lang. Hindi naman. So business-wise. Ah, you have, he actually has a business kasi yes. Victor, di ba? Yes. You own a restaurant, right? It's a commissary. Together with Salatan and Matsunaga. I know. I follow you in Instagram. Yeah. I follow him sa Instagram. Yes, please. Yes. Tapos? So, kasi last year, 2 years ago, first 3 years ko sa business. First 2 years, wala. There's no, parang, huwag kayo mag-start ng business sa ghost month, ganito, ganyan. Pero hindi namin sinundan. Nag-launch kami September 1. Which but, is still which part is still, oh. Tapos, just this year, 180 degrees. As in, paliktad kung anong performance ng business. Last year, napakataas. This year, parang wow, great kami. So, pero picking up to na na. Yes. Yay! Yun ang magandang balita. Yes, thank you. Alright. Ina! Hindi ko aware na baka yung knock on wood ba, Chinese ano yun? Culture. Kasi yun ang mahinig. Charot-charot lang yun. Charot lang. American yata yun eh. Really not on wood. Wala. Hindi ko baka may ginagawa ko na Chinese pala yun. Hindi ako sure. Pero sana nanghihinay ako sa nag-ano ko Chinese calendar. Para nalaman ko kung ano yung magiging gender ng baby. Totoo yan. So sana ginawa ko yun. Pero hindi ko rin nagawa. Eh, yung mga Chinese. Hindi ka mahinig sa ganyan. At saka sa feng shui nga hindi rin ako nagpo-feng shui sa bahay. Hindi ako aware. Kasi para sa akin, pag hindi ka Chinese naman, siguro exempted. Oo, kasi hindi naman, wala naman sa tubo mo yun. Exactly. Wala akong Chinese. Wala akong naman, pilit mo na westernized ka, tapos maka-Chinese ka naman ang ano, di ba? At saka kung Christian ka naman lumaki, wala, yun eh. Of course, siya talaga from feng shui now goes by. Direct growing up ba, have you talagang, kasi expert na expert pa sa ganitong ano eh, subject matter. Pinag-aalala ko lang naman talaga. Hindi rin naman ako, naging aware lang naman ako nung fungsoy nung kausungan nung 80s, 90s. Okay. Doon lang ako naging aware. Kahit na yung mga Chinese na kaibigan ko, hindi naman ako aware na nagpa-practice rin ng fungsoy. Although, alam ko may mga off kasi kapitbahay as in umakit ako sa kanila lagi araw-araw lalaro kami. Nakikita ko yung altar nila, may mga maraming offerings on certain days. Yeah. Pero hindi naman ako naging inquisitive na bakit marami ngayon kahapon wala akong ganyan. Mm-hmm. Nakikita ko silang hindi santo, meron silang santo. Pero maraming picture na parang ninuno, yung mga mukhang ano, Kung Fu Macho, yung mga Kung Fu Fighters. Correct. Mga ganang nagdadasal talaga, lalo yung matanda, nagdadasal talaga sila araw-araw dun, bago bumaba ng bahay. Ganun ako close sa kanila. pati kung kumakain kami sabay-sabay, lalo na pagkaaway ko ng lola ko noon, ako hindi ako kumakain sa bahay, doon ako sa kanila. Welcoming naman sila direct. Ay, kasi parang family na rin sila. Actually, hanggang ngayon, nagkikita-kita pa rin kami paminsan-minsan. Ngayon, hindi ako naging aware kung mga feng shui practice. Pero nga sa 80s, nung may mga nag-influence na sa nanay ko na, ay, ilagay mo ito doon, pampaswerte, pampaganyan. Saka lang ako naging aware na, dahil palang kemerut na mga gold na ano, na may gold sa bunganga, o pagkanya, na wala alamas na lang buhay ko. Diba? Pero it looks okay, mukhang fine, maganda naman. Kasi uso eh, diso na uso na nga yung ganun. No? Pero personally, unless it's practical, like huwag ka lang lalagay ng pinto sa sap ng kama mo, practical din naman yung pangit din naman pagbukas mo, no? Huwag naging ang direct pinto sa sap ng kama mo. Ayoko naman. Hindi mo naman pag gano'n mo, ikaw na kama. Ang pangit din. Hindi maganda masyado yun. May mga practical na gano'n. Anyway, kahit na nga yung mirror sa harap ng entrance ng pinto mo, bawal yun. Pero sa totoo lang,
nakakagulat yun sa gabi. Pag bumukas ka, makikita mo anino mo, magugulat ka sa sarili mo. Parang comedy naman na yan. Oo, practical din yun eh. But anyway, hindi naman ako pala sunod sa ganyan, except na kung maganda, maganda siya at practical. Napaka-brilliant kasi ng pagkakaisip ng Chito Ronyo sa feng shui, diba? Ini-twist ko lang naman yun eh. Na maging pelikula, tapos maging object na, maging subject matter. Wow, napaka-henyo. Did they answer your questions na, Mami Jo? Opo, yung tanong na lang po ni Biggs kay Christian. Bakit wala siya dito? Bakit patanong-tanong pa siya? Oo nga eh, dapat nagsumpuan natin. Important. Para kay Christian Bables daw. Natatakot ka daw ba magmahal? At least may takot ha, kasi kung kalandian niya na mamahal-mahal ha, ayoko yan. At least may takot. Takot ka daw mo magmahal? Hindi naman po, hindi naman. At siya nagtanong na ganyan? Mahal ko silang lahat. Hindi po ako takot ng mahal. Pero ngayon, focus muna sa mga dapat pag-focusan. Kasi sayang yung opportunity. Kasi wala kang girl, you're not seeing someone right now. Wala po. Ah, bago ipalabas yung Die Beautiful, ayun na yung last ko. Ah, okay. So, 3 years, 2 years? Oh, po. Okay. Thank you. Okay na. Check. Thank you. Okay.